Dahil nga nasaktan siya, sige ginawa niyo. Kaya ako, hindi ko rin tatanggapin ang lahat ng tulong niyo. Hindi! Lahat ng tao ay nagkakamali. Kahit na ang mga magulang. Paano nga ba dapat harapin ng isang anak ang nagkamali magulang? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edgar. Sanid lang sa kanya panahon. Edgar, bakit hindi mo ginagalaw yung merienda mo? Masarap naman ang palabok ah. Nalulungkot lang ako, Jemar. Bakit naman? Dahil ba huling araw na natin dito sa mall? Oo. Bukas, wala na naman tayong trabaho. Maghahanap na naman ulit tayo. Ikaw pa ba nasasanay? Nakakapagod na kasi. Hindi pa tayo pwedeng magkaroon ng permanent job? Pwede naman. Di nga lang ganun kadali. Dahil high school lang yung natapos natin. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay, Jemar. Gusto ko naman maramdaman ang ibang umaasenso ko. Mangyayari din yun. Huwag ka lang mawala ng pag-asa at patuloy na magsikap. Abang salita ka, parang magkaiba tayong dalawa. E pareho lang naman tayong nawala ng trabaho at high school lang na natapos. Ako, plano kong pumuha ng vocational course, Edner. Mag-aaral ako habang nagtatrabaho ako nang mas madagdagan ang nalalaman ko para umakanso. Sige na naman eh. Bakit ba kung gusto mong magpunta kinabalain po rin? Dapat ikaw nang magkausap kayo ng anak mo at personal mong maibigay sa kanya yung gusto mong ibigay. Ginawa ko na po yun noon nung buro ni Edith. Pero doon ko naramdaman ang malaking kalit sa akin ni Edith. Pinagtabuhan niya ako. Noon pa yun, anak. Apat na taon na rin ang nakakaraan. Ano malay mo, hindi na siya galit sa'yo ngayon. Nag-aala ko na eh. Baka po, hindi na naman yung tanggapin yung tulong ko na ipinipigay. Anak, mas mabuti pa rin na ikaw ang magdala niyan, kinabalain ko rin. Upang makita nila na mahalaga sa'yo si Ednel. Nelson, napasyal ka. Pasensya na po, nanay po rin niyo. Ngayon lang ako kung mamamanyal. Aray na po. Bumungo po na. Bumungo. Story of Death Note, 1215. Oh, Nelson, napasyal ka. Pasensya na po, nanay po rin niyo. Ngayon lang ako kung napasyal ko rin. Ay, naiintindihan ko. Siguro, dahil yun sa nangyari sa buro ng anak ko si Eddie. Wala po. Nagpalipas muna ako ng ilang panahon para makalimutan ni Eddie ang galing sa akin. Wala siyang trabaho ngayon, Nelson. Naghahanap pa. Napalitan ko po yun. Eh kaya nga po, dinalan ko kayo ng mga kailangan nyo dito sa bahay. Eh, ito po. Salamat. Makakatulong talaga yun sa amin. Hindi naman kasi kasya sa amin yung tinatanggap kong pensyon. May iiwan din po akong pera. Para magamit niya ako na eh. Oh eh, ayaw mo ba siyang hindayin? Sa susunod na palikod na lang po. Kasi sinasama ko ng boss ko sa pupuntahan niya. Siya, ikaw ang bahala. Nasabihin ko na lamang kay Ed na nagaling ka rito. Ang totoo, hindi ko alam kung nagaramdam ba rin siya sa'yo. Eh, hindi ko naman namin napag-uusapan mo. Ano po? Mula noon. Yun. Nabayaran ko rin kay Dulce. Ikaw susunod ka lang. Sabihin ko na lamang kay Ed na nagaling ka rito. Ang totoo, siya, ikaw ang bahala. Sasabihin ko na lamang kay Ed na nagaling ka rito. Ang totoo, wala, nagkaramdam pa rin siya sa'yo.
dahil hindi ka naman namin napag-uusapan mula noon. No, and that's correct. Masarap na ang ulam natin, Lola Puri. Buti po, may dinata tayo ganito. Sino nagbigay sa inyo? Ang tatay mo, Edner. Galing siya rito kanina. Bakit ganyan lang sinabi? Kung naalaman ko lang agad, hindi sana ako kakain. Edner, hanggang ngayon ba naman? Ganito tayo sa kanya. Lola, hindi nakawala ang sama ng loob ko sa kanya. Pero apo, ilang taon na silang hiwalay na yun na. Manin nagkasakit si Eddie. Tamatay. Kung hindi siya ng babae, hindi kami maghihirap ni Inay. Buhay pa sana si Inay ngayon. Ibig ka tulungan ng iyong ama. Hindi ko kailangan na tulong niya. Mabubuhay ako kahit wala siya. J. Mark. Ito na tayo. Siyang nag-aasikaso sa mga pangangailangan ko. Kaya pagdating ko dito sa bahay, nagpapahinga na lang ako. Eh kasi naman, nakikita kong sobra na yung pagod mo, pamangkin. Kaya tinutulungan na kita. Swerte mo talaga sa tita mo, Jamar. Na sinabi mo pa. Bakit, Ednel? Wala ka pa rin bang mapasukan hanggang ngayon? Opo eh. Nahihirapan ang apo ako sa pagkalanap. Alam mo, minsan, may dahilan kaya nararanasan ng tao ang ganyan. Ang hirap na paghahanap ng trabaho. Ano po kayang dahilan nun? Magsipag ka lang at magtiyaga at ipagpatuloy ang pagtawag sa Diyos. Makikita mo, sa tamang panahon, malalaman mo rin ang dahilan ng lahat. Wala si Lola dito. Umalis siya kanina pa. Baka pwede nga. Mag-usap tayo. Alis ako. Wala ang panahon. Hanggang ngayon pa lang. Galit-galit ka pa rin siya. Kayong may isa. Galit-galit. Ang totoo. Wala si Lola dito. Umalis siya kanina pa. Baka pwede nga. Mag-usap tayo. Alis ako. Wala ang panahon. Hanggang ngayon pa lang. Alis ako. Wala ang panahon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Galit-galit ka pa rin siya. Galit-galit ka pa rin siya. Alis ako. Wala ang panahon. Hanggang ngayon pa lang. Galit ka pa rin sa akin. Kayong may kasalanan kung bakit hindi ako nakatapos ang pag-aaral ko. Kung bakit naghirap kami ni Inay at namatay siya. Oo, inaamin ko ng babae ko. Pero pinagsisigyan ko na yun. At hindi ko gustong pabayaan ka. Nag-aalok ako ng tulong kay Edith para sa iyo. Pero hindi niya tinanggap. Dahil nanasaktan siya sa ginawa niyo. Kaya ako, hindi ko rin tatanggapin ang lahat ng tulong niyo. Hindi! At yung wala nangyari habang wala ako. Hindi ko sa pinapasok, Lola. Pinaalis ko siya. Apo, maaaring kalimutan mo na lahat. Oh, bakit naman sabi niya? Hindi ba kayo nasaktan sa nangyari kay Inay? Ako, Lola, nasaktan ako. At masakit hanggang ngayon. Apo, higit na masakit sa akin ang pagpangalan ng iyong ina. Dahil alam ko siya. Eh, ganun na pong pala eh. Bakit
kinakampihan pa si Itay. Kailangan tanggapin ko ang katotohanan na ang ganda na lamang talaga ang buhay ng aking anak. Isa pa, ay magkakawali rin si Edith dahil hindi niya tinanggap ang tulong na ibigay ng Nelson para sa inyo. Kaya naghirap kayo hanggang sa nagkasakit siya at namatay. At ayoko na maghirap ka. May magandang kinabukasan ka pa kung tatanggapin mo lang ang tulong ng iyong ama. Galit pa rin sa'yo ang anak mo. Oh, Bornay. Inaamin ko naman ang pagkakamali ko. Pero wala na. Hindi na mababago pa ang nangyari. Gusto ko lang sana matulungan siya na makatapos ang pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero paano ko gagawin yun? Kung ayaw nang tanggapin ang aking tulong. May naisip akong paraan upang matulungan mo siya. Ano po yun, Ray? Sabihin niyo. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayan na ito sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Wala rito ang kaibigan mo, Edel eh. May practice sila sa school. Ganun po ba? Sayang. Babalita ko pa naman saan sa kanyang good news ko. Oy, bakit? Ano ba yun? Tita Marcy, mag-aaral na po uli ako. Aba, talaga? Ay, paano? Oh, may kaibigan po si Lola na nagpasok sa akin sa foundation nila. Sila pong tutulong sa akin. Mabuti naman. Ipagpasalamat mo yan, Edmund. Kaya nga po masaya-saya ko, tita. Tandaan mo ito, iho, ha? Kahit magtagumpay ka, huwag mo itong kalilimutan. Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan ay tiyak na makararating sa paruroonan. Oh. Matuto ang lingunin ang iyong mga pinagkakautangan ng loob at huwag kang malasing sa tagumpay. Alam mo ba, nakulalong gumawa ko ang anak mo sa graduation nila kahapon, Nelson. Alam ko po, Nanay Boring. Alam mo? Opo. Dahil naroon ako, hindi na ako nagpakita sa kanya. Bakit? Nelson, panahon na para malaman niyang ikaw ang tuloy na tumulong ulit. Napanay sa kanya. Nanay. Huh? Anong ibig niyo sabihin? Malaman niya. Wala naman naman yan eh. Padahon lang na malaman niyang ikaw ang tunay na tumulong. Ikaw ang tunay na tumulong at nagpaaral sa kanya. Eh, hindi na po kailangan, Nay. Sapat na po sa akin ang makita nakatapos siya sa kanyang pag-aaral. At ngayon, may nakatakda na rin pasok ang potential trabaho. Ano ibig mo sabihin? Inirecommend ko po siya sa kapatid ng boss ko. At handa po yun at tanggapin siya. Sabihin niya na lang sa kanya na tulong din ito sa kanya ng foundation na nagpa-aral sa kanya. Eh, hindi niyo na po kailangan maghihimpay, Tay. Ano? Apo? Ay, mali. Lola, hindi niyo na kailangan maghihimpay, Tay. Tay, Lola. Ikaw ang... Hindi niyo na po kailangan maghihimpay, Tay. Pa-aral sa kanya.
Paaral sa kanya. Hindi niyo na po kailangan banyihin pa kay Itay Lola. Apo? Edna? Narinig ko mo lahat. Tay, salamat po. Anak? Kahit walang beses kong tinanggihan ang inyong tulong, hindi kayo nagsawa. Hindi kayo minto. Hanggang sa patulungan niyo po. Dahil kahit nagkulang ako sa inyo lang, nanay ko. Mahal kita, anak. Kaya lang, kulinang lahat upang ituin pa mga pagkakamali ko. Dahil wala nang iyong ina. Pwede naman tayo magsimula muli tayo. Bilang isang pamilya. Ibig bang sabihin, pinatatawad mo na ako. Opo. Oh. At salamat po sa inyo. Hindi nyo na po kailangan maglihim pa kay Itay Lola. Ayun, hindi nyo na kailangan maglihim pa kay Itay Lola. Hindi nyo na po kailangan maglihim pa kay Itay Lola. May nilagay mo lang kay Itay Lola. Maglihim pa kay Itay Lola. Hindi nyo na po kailangan maglihim Itay Lola. Ay, saan? Siyon na. Nagpa-aral sa kanya. Hindi nyo na po kailangan maglihim Itay Lola. Apo? Hindi ko lang din. Hindi ko lang din. Hindi ko lang din. Paglihim sa akin. Ito ang lawal ko na. Ano ko rin ito? Teka. Apo? Apo? Ituturin ng pukot ang nakaraang pagkakamali. Kaya marapat na pukot ay iwaksi upang masalubong ng mahigit ang bukas na sa kanya pamako. Mga nagsigana, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Jenna Vindela Cruz, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Gutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa manulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanya, panahon. Ito na. Ganun nga. Pero ba? Marapag dito?